Endure the cross. Ginawa ni Jesus Christ yan, in-endure niya yung cross na pasampasan niya. Bakit niya ginawa iyon? Dahil niya sa pagmamahal niya sa atin, pagmamahal niya sa tao. Mga kapatid, kung si Kristo po ay hindi nag-endure sa cross, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Tandaan niyo po yan. So ang cross, nagsisimbolo po ng pagmamahal ng Diyos sa atin, pagmamahal ng Diyos sa tao, pagmamahal ng Diyos sa lahat ng klase ng tao, kahit ano ka pa man. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong background, ano man ang iyong nakalipas, ano man ang madilim na nakaraan sa buhay mo. Romans 5:8, but God demonstrate His love toward us. While we were sinner, Christ died for us. Namatay si Kristo dahil sa pagmamahal niya sa atin. So kaya yung cross, in-endure niya because of His love for us, kapatid. Amen. Alam niyo ba yun? Amen. Na ang cross, kaya tiniis ni Kristo dahil sa sobra niyang pagmamahal sa atin. Kaya tayo po kumisa, pag nakakaranas po tayo ng mga trials, problems, sabi natin, Lord, mahal mo ba ako? Lord, nasaan ka? Lord, bakit ganito? Kadami naman. Mabait naman ako, matulungin naman ako, mapagbigayan naman ako, bakit kami pa yung namatayan, bakit kami pa yung nabaha, bakit kami pa yung nagka-problema, bakit kami pa yung nagka-trials. Ang dami po nating why kay Lord. Pero sa totohanan mga kapatid, kung paano si Kristo in-endure niya yung cross kasi mahal ka niya, kapatid. Amen? Amen. Sa Bible po, pagka sinabing ni Jesus Christ yung sa mga disipulo, na if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Pag sinabi ni Kristo yan sa kanyang mga follower, are you with me? Are you listening? So kapag sinabi ni Kristo, if anyone, general, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily. Alam niyo po, pag sinabi yan sa panahon ho ng mga alagad, literal na cross po yan. E, alam niyo po, ang mga cross ngayon, ini-spiritualize po natin yan eh. Pero sa kanila, pag sinabing pasanin mo ang cross, literal yan. Pag sinabing cross sa panahon nila, nagsisimbolo po yan ng torture. Nagsisimbolo po yan ng kamatayan, death sa panahon nila. Pero, mga kapatid, good news. Nung si Kristo po namatay, ang simbolo naman ng pagkapako ni Kristo sa cross ay symbol of love, symbol of forgiveness, and symbol of redemption. Christ redeemed us from the curse of poverty. Christ redeemed us from the curse of death. Christ redeemed us from the curse of sickness. So the symbol of the cross is the symbol of God's love for me, for you, and for everybody. Yan po ang good news, kapatid. Amen. Jesus loves you more than anything. Amen. Amen. Walang maitutumbas ang pagmamahal ni Kristo. At kaya si Kristo ay namatay sa cross because of His love. For God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Amen! Kaya endure the cross because of love ng Panginoon, forgiveness, and pag-redemption. Yan pong ibig sabihin ng endure the cross, sacrifice yan. Sabihin natin, sacrifice. Maraming pong tao, kulang ng sakripisyo. Pagdating po sa sakripisyo, ayaw na. Gusto ko puro blessing. Amen. Amen. Pero ayaw ng sacrifice. Lahat po ng mga nagtagumpay na tao, mayroong pinagdaanan sa buhay yan. May mga tiniis sa buhay yan. May pinagtagumpay. Amen. Kaya ko sila pinagpala at nagtagumpay. Amen. Praise God. Looking unto Jesus. Sabihin niyo, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Magtatagumpay ka kapag sa kalod ka nakatingin. Mga kapatid, listen. Look at me.
Sabi ng Bible, look unto Jesus. He is the author and the finisher of your faith. So, the Bible doesn't say, look unto your pastor. Hindi niya sinabing, look unto your elders. Hindi sinabing, look unto your leaders. The Bible doesn't say, look unto your problem, unto your situation, look unto your circumstances. No, the Bible says, look unto Jesus. Why? Because He is the author. He is the author. He is the finisher of your faith. So, kapag ikaw ay nakatingin sa Panginoon, mga kapatid, kapag sa Lord ka nakapokus, hallelujah, makakalakad ka sa iyong pananampalataya, magtatagumpay ka. Huwag kang tumingin sa iyong paligid. Huwag kang tumingin sa iyong sitwasyon. Huwag kang tumingin sa iyong problema. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Yan ang ginawa ni Kristo. Sabi niya, who for the joy that was set before Him. Tinignan ni Kristo, hindi yung mamamatay sa karos, kundi tinignan niya, pag napagtagumpayan niya, ano nangyari sa Panginoon? Despising the shame, He sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo po si Kristo, dahil na-overcome niya ang cross, hallelujah, sa ano nangyari sa kanya? He overcome, sabi ng Bible, despising the shame, despising the rejection, despising the mga insulto ng tao, tribulation. Alam niyo kapatid, tayo minsan, pagka pumunta ka sa church, ininsulto ka. Aba, bong naging ka na pala, eh, God. Hallelujah, tindera ng luya. Yan, may insulto sa akin, insulto tayo. Inispash niyo yan. Minsan, pag may dala kang malaking Bible, tatawagin ka mong pastor, pastora. Yan, may mga insulto. Insulto. Pero si Jesus Christ, ininsulto siya, dinispise niya yun. Sabi niyo po, despising the shame. Despising the shame. Kasi po, ang mapako sa cross, shame. Bakit po? Ang pinapako sa cross, yung mga magnanakaw, yung mga kasalanan, yung mga masasamang tao. Si Kristo po, sinless siya. Wala siyang kasalanan, pero napako siya sa cross. Why? Anong reason? 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, sa akin, so that we might receive the righteousness of God. Palapakan natin yun. Hallelujah! Kaya hindi niyo niya ang cross. Amen? Mga kapatid, meron kang mga tao na dapat i-injure mo because of your love sa Kanya. Kamukha ni Kristo. Dahil mahal mo siya, injure mo siya. Amen? Mahal mo ang iyong pamilya, mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong kaibigan, gusto mo siya makakilala sa Lord, injure mo siya. Because kamukha ng Panginoon, He endured the cross. And number three,